Pinanood ko eh, hindi ko na nga halos tinapos eh. Kasi parang gusto kong pumasok dun sa, ano eh, sa loob ng cellphone. Hugutin ko yung ulo, untog ko. Baka sakaling magising eh. What's up sa inyo mga kapengyo? At today may breaking news tayo. Boss Bullet, agad-agaran, sumagot at rumesbak dito sa pagtawag nga sa kanyang duwag nito ni Coach Alexis. Dito mga kapengyo, eh, sobrang init ng mga rebat nito ni Coach Bullet. At sinabi nga rin niya about nga dito sa arm wrestling din na paglalabanan nila kung sakasakali man. At tara, sabay-sabay natin panoorin dito ni Boss Bullet laban kay Coach Alexis. Ito nga yung sagot daw nung Coach Tolonges, puta. Ewan ko, itutuloy ko ba ito? Utangin na, wala na ako ng gana eh. Pinanood ko eh, hindi ko na nga halos tinapos eh. Kasi parang gusto kong pumasok dun sa, ano eh, sa loob ng cellphone. Hugutin ko yung ulo, untog ko. Baka sakaling magising eh. Woo! Ang lupit pa talaga, Boss Bullet. Papasukin na daw niya sa loob ng cellphone. Coach Alexis, tapos iuuntog na niya, putik na. Malupit to, mga penge, malupit na ribat to. Dahil na mga boss. Laugh trip. Hindi ako makamupon, putak eh. Kung napanood nyo, kung si Jormiel Labrador is eto ang pinakahari ng mga Tolonges. Ay, nako. Itong coach na, ewan pa naging coach tong hinayupak na to. Unang-una, sasagutin ko yung mga pinagsasabi mong animal ka. May mga naghahamon daw sa kanya. Dinamay mo pa sa Mr. 62, nananahimik na yung tao, nag-online selling. Shoutout nga pala siyempre sa aking brother, Mr. 62. Ayan. Yan, shoutout Mr. 62. Grabe, miss na namin to si Mr. 62. Isa sa malupit na reactionist din to si Mr. 62, mga kapengyo. Panoorin nyo yung mga vlogs niya. Nako, napakalupit din yan. Yan. Busy-busy na yan kasi mga boss. Ang dami rin nga pala nagtatanong sa akin. Busy-busy na kasi yan sa kanyang online selling. Talagang napakaganda ng takbo ng negosyo niya. Kaya hindi ko rin siya masisi kung bakit napabayaan niya yung kanyang vlogging. Pero I'm sure, babalik at babalik yan mga boss. Abangan nyo lang ang pagbabalik ni Mr. 62. Kasagutin muna natin itong Tolonges na to. Kapi muna tayo ulit. Ikaw Alexa, Alexa, ang puta. Ang lupit mo, Boss Bullet. Alexis, kung di ka ba naman isang dakot at kalahating, hindi, gawin na natin dalawang dakot at kalahating hinayupak. Sinabi mo, love trip, tangin mo, na hinahamon kita sa isang laban na alam mong hindi ka mananalo. Tama ba? Tama ba yung pagkakaintindi ko mga boss? Tapos sinabi mo din na kung talagang matapang ako, eh lalaban ako sa isang challenge na alam kong hindi ako mananalo. Ganun ba yung pagkakasabi mo? Mga boss, kayo na bahalang umintindi ha. Kasi parang nahihilo ko sa mga pinagsasabi nitong hinayupak na to. Parang 1 plus 1 lang kasi pinahihirap pa eh. Ganito yan. Unang-una, hindi kita hinahamon sa isang larangan na alam kong hindi ka mananalo. I never underestimate anyone. You said it yourself. Sinabi nga sa'yo, di ba, kamo ni Rendon Ambon Labrador, na kung ikaw mismo walang tiwala sa sarili mo, walang pwedeng tumulong sa'yo. Ganito yan. Unang-una, hindi ako naghahamon sa isang larangan na alam kong mananalo ako. Alam mo kung bakit? Dahil walang challenge yun. Yung field na gagalawan natin or ginagalawan ko is field of challenge. Like for example, sa isang workout, maghahamon ako sa isang tao na alam ko naman na hindi powerlifter, hahamunin ko ng bench press o deadlift. Eh natural, lasa ng challenge doon. Alam kong mananalo ako eh. Pero hindi ako ganun. Hinamon ko yung Labrador Brothers. Siyempre, kapartner natin ang mainit na mainit na si Ken Jans. Ayan. Dahil yun ang hiniling ni Ken Jans. Pero at the end of the day, hindi naman tayo ang magdidesisyon. Hinamon ko kayo sa larangan na yun dahil yun ang gusto ng mga taong makita. Ngayon, sasabihin mo na ayaw mong lumaban sa akin dahil alam mong mananalo ako. Kasi tanga ka. Sino ngayon sa atin ang play safe? Ngayon panoorin mo nga ulit yung video mo.
para kainin mo mismo yung sinasabi mo. So ayun nga mga kapenyo, no, in-explain dito ni Boss Bullet kung sino ba talaga yung naghamon at paano nga ito nagsimula. In-explain nga niya na ito nga daw si Kenjan aka Mr. Mainit ang una talaga naghamon ng Octagon. At alam natin lahat yan. At dito parang ang lumalabas parang nag-follow up lang itong si Boss Bullet. At ang hinahamon niya talaga dito is si Rendon Labador at itong si Jormel Labading mga kapenyo ang talagang hinahamon nito ni Boss Bullet dito. At naparood ko rin talaga yan mga kapenyo, no, yung paghahamon nga ni Boss Bullet dito. At biglang-bigla na napasok ito sa usapan din si Coach Alexis, no, dito sa usapan Bullet versus Alexis. At dito nga mga kapenyo, lumiliyab at umiinit ang usapan nitong dalawa at kitang-kita naman natin kung gaano karami ang mga views ngayon dito kay Coach Bullet at talagang sumasabog mga kapenyo. At isa lang ang ibig sabihin niyan mga kapenyo, eh gusto ng mga tao na makita itong maglaban nga si Coach Bullet at Coach Alexis dahil curious tayong lahat na parehas na coach ngayon. Tama nga siguro yung suggest ko doon sa isang vlog ko mga kapenyo na kung sakali man na ayaw ni Coach Bullet ng arm wrestling at ayaw naman ni Coach Alexis ng Octagon, eh pwedeng pagbanggain to mga kapenyo sa boxing. Total, si Coach Alexis gusto naman din niyang lumaban dito kay Boy Ungas, kung sakasakali man na maglaban nga sila ni Boy Ungas sa boxing din naman, eh bakit hindi rin natin pagbigyan etong si Coach Bullet na ilaban din dito kay Coach Alexis. Total, parehas naman makatawan at wala naman magagawang tadyakan o jujitsu. Walang ganun mga kapenyo eh, kasi ang mangyayari boxing. So suntukan lang talaga to, no? Ika nga ni Boss Jonah, ika nga ni Boss MG, suntukan ng mga sikat dito sa Battle of YouTuber. So talagang napakagandang pagbanggain nito mga kapenyo kung sakasakali nga na matuloy itong dalawa. Hindi ka lalaban sa akin dahil alam mong hindi ka mananalo. Unang-una, mga boss, hindi ako professional boxer. Hindi ako professional MMA fighter. Wala pa po akong laban sa ring at wala pa po akong laban sa cage bilang isang MMA fighter. Isa po akong coach. Oo, isa rin akong atleta. I perform in any field when it comes to fitness. Yan po yung sinasabi ko. O nagkukumpit ako sa grappler. Ayan, sa jiu-jitsu, no, gi and gi. So ayun nga mga kapenyo, in-explain din dito ni Boss Bullet na hindi siya professional UFC fighter at hindi rin siya nakapaglaro sa MMA fight. At alam din natin yun mga kapenyo dahil nakikita ko nga talaga to si Boss Bullet. Pero nakikita ko at napapansin ko sa kanya, eh parang nagtuturo siya sa mga estudyante niya mga kapenyo na parang tinuturuan nga rin niya kung paano dumipensa at makipag-boxing itong mga estudyante niya mga kapenyo. At meron pa nga ako nakita doon sa kanyang video na talagang sinasagad niya talaga yung hangin ng student niya mga kapenyo, no, para talagang tumaas nga at lumakas yung stamina nito. Pero based sa experience mga kapenyo, kung magbabanggain nyo talaga sa Octagon eto si Coach Alexis versus Coach Bullet, eh talagang iba, mas malakas talaga to si Bullet mga kapenyo. Pero kung sa boxing pagbabanggain to mga kapenyo, eh diba naiisip nyo yung naiisip ko, diba? Napakalaking palaisipan nito kung sino ang mananalo ngayon dito sa dalawa pag boxing ang labanan. Dahil alam naman natin, ang laro nito ni Coach Bullet e pang UFC fight, diba? Alam natin yan, nagga-grabbling sila at nagji-jujitsu siya, diba? Ganon yung mga ginagawa niya. Pero syempre, pag boxing ang labanan, iba na. At dito naman mga kapenyo, pwedeng pumasok talaga si Coach Alexis dahil rinig natin sa kanya mismo na talagang pwede rin siya lumaban daw kay Boy Ungas sa boxing. So bakit hindi natin ikasa Coach Bullet versus Coach Alexis? I'm still a white belt. Yung ranking ko eh nasa pinakamababa pa po. Hindi pa po ako umaakyat. So syempre para sa akin challenging yun eh. Pinapasok ko yung larangan kung saan ako macha-challenge. Kahit po na nag-compete ako sa jiu-jitsu, no gi and gi, wala pa po ako masyadong alam. Kahit na alam kong magagaling na yung mga nakalabang ko doon. Pero dahil gusto natin ang challenge at gusto natin subukan ang kakayanan natin kung hanggang saan tayo, eh, pumasok ako dyan, eh, nag-compete ako, eh, yun naman. Dahil sa hard work natin at syempre sa tulong ni God, nakakuha tayo ng first, second, and thirds sa mga competition na sinalihan natin. So anyway, mabalik ako dito sa hinayupak na to. Sinasabi mo na ayaw mo lumaban sa akin dahil nga hindi ka mananalo. Then nag-jump in ka kagad doon sa field na alam mo na mananalo ka. Tama ako, tama ako.
Alam niyo talaga, natutuwa ako dito kay Coach Bullet eh, mga kapenyo. Isa rin talagang lupit din mag-rebat nito sa totoo lang, mga kapenyo, no? At malupit din ang rebat ni Coach Alexis, pero syempre dito natin na pagbabase yan eh, kung sino talaga ang malupit sa kanilang dalawa. At habang nagko-compete silang dalawa, mga kapenyo, tayo naman mga audience at tayong mga manonood eh talagang umaapoy kasi ang taas ng hype nito, mga kapenyo. Sinasabi ko sa inyo, napakalakas ng hype nito ngayon. Kaya sinasabi ko nga kay Boss MG, eh sigurado kikita to sa live pay-per-view pag kinasa ni Boss MG to. Kaya mga kapenyo, itype nyo na hashtag ikasa mo na Boss MG. Pero ikaw lang ang nakakaisip na mananalo ka. Eh dyan sa arm wrestling, mga boss, eh kakainin ko lang to ng buhay lalo. At saka unang-una, walang excitement. Eh mapasintabi sa mga nag-arm wrestling, ha, napaka-challenging na game yan, pero napakabilis na laro. And secondly, walang palarong arm wrestling doon sa battle of the YouTuber. Oo nga naman, may point siya, mga kapenyo, no? Oo nga, no? Hindi ko rin naisip yung mga kapenyo, no? Pero syempre, yun nga ang sinasabi ko pa ulit-ulit, no? Kung hindi man sa arm wrestling sila magkatagpo at hindi sa octagon, pwede talaga sa boxing to, mga kapenyo. Maniwala kayo sa akin dahil alam naman natin, sa Battle of YouTubers, merong boxing. Kaya, pwedeng-pwede. Ang inaabangan ng mga tao dun sa Battle of the YouTubers, eh makita tayong naglalaban dun sa ring. Hindi naman specifically na MMA dapat ang pagharapan natin, eh. Bakit di tayo pumunta sa boxing? Boxing, which is yun ang gustong makita ng mga tao. Eh kung maglalaro tayo ng arm wrestling doon, eh sino manonood sa atin? Anak ng puta. Oo nga naman, may punto siya, mga kapenyo. May point din talaga si Boss Bullet dito, mga kapenyo, no? Kasi unang-una, napakabilis lang ng arm wrestling, no? At alam natin yan, pagka na ganun ka na, lalaban man ng konti, pero ilang minutes lang talaga yon, mga kapenyo. Unlike talaga sa boxing, eh talagang matagal yung laban, no? Nag-call out ka pa kay MG arm wrestling, edi pinagtatawanan ka lang ngayon nun, bugok. Pay-per-view ang habol natin. At ngayon, ang sobrang init is yung boxing. Alisin mo na yung MMA, alisin mo na sa utak mo yung MMA. Doon tayo sa boxing. Yun, mga kapenyo, no? At ito nga, nasagot nga ni Coach Bullet dito, no? At sinabi nga niya, alisin mo na yung MMA sa isip mo, Coach Alexis. Tapos, ito nga, boxing tayo, doon tayo sa boxing. Magandang laban to, mga kapenyo. At dito talagang pumalag din si Boss Bullet, no, mga kapenyo. Alam natin, ang laro niya is for MMA, pero pumalag siya sa boxing. Kaya Coach Alexis, G mo na yan, aantayin namin ang rebat mo pag naglaban nga kayo nito ni Boss Bullet sa boxing ring. At alam natin, pwedeng-pwede talaga at malaki ang chance nilang dalawa na makapasok sa Battle of YouTubers, mga kapenyo. Dahil ang lakas ng hype ng dalawa na to. Unang pa-hype pa lang nila ngayon, mga kapenyo, antindi na ng mga views, talagang pinapasok ng mga tao at mabentang-mabenta. Kaya Boss MG, kasa mo na. Ulitin ko ulit, ha, hindi ako professional boxer at hindi rin ako lumaban ng amateur boxing. Wala akong experience sa ring. Isa akong coach, nagtuturo ako ng mga atleta. Pero wala akong experience pagdating sa mga laban na yan. Kaya ako, naghahamon. Kaya dun sa mga nagsasabi na naghahamon ako sa field na yun, kasi alam kong magaling ako doon, hindi po. Hindi po ako magaling doon para sa akin. Basic lang yung mga ginagawa ko. So ayan, mga kapenyo, napakalinaw pa sa sikat ng araw ang sinabi nga ni Coach Bullet, no, na talagang hindi siya professional MMA fighter or boxer. Hindi pa rin siya naka-experience sa loob ng octagon or boxing ring. So pwedeng pwede at laki talaga ng chance nitong dalawa, mga kapenyo, kung sakaling ang hindi matuloy ang Boy Ungas versus Coach Alexis, bakit hindi natin ikasa Boss MG dito kay Coach Bullet etong si Coach Alexis? Napakagandang laban ito, hindi ka magsisisi dito, Boss MG. At siguradong sigurado ako, ang mga solid kapenyo ko talagang manunood at bibili ng live pay-per-view nito. Kaya hindi nyo masasabi na hinahamong ko sila dahil magaling ako doon or professional fighter ako pagdating sa MMA or boxing. Hindi po. Wala po kayong makikita na video na lumaban ako sa MMA or sa boxing. Ayan. So doon tayo sa boxing. Bakit mag-jump ka agad doon sa arm wrestling? Dahil alam mo na doon ka marunong. Pwede nilamon mo rin yung sinabi mo.
So ayan nga mga kapengyo, ano masasabi nyo dito sa rebat nga ni Coach Bullet? At kung ako ang tatanungin nyo, may punto at may punto rin talaga itong si Coach Bullet dito sa mga sagot nga niya laban naman ulit kay Coach Alexis mga kapengyo. At kung ako ang tatanungin nyo mga kapengyo, kung hindi man sila maglaban sa octagon at hindi sila mag arm wrestling, eh pwedeng pwede pagbanggain na sa boxing itong dalawa para matapos na itong salitaan nila, no? Anyway mga kapengyo, maraming salamat dito sa panonood nyo sa panibago natin reaction video. At uulitin ko, congratulations nga pala ulit sa mga nanalo sa ating raffle. At doon naman sa mga nag-aabang sa susunod nating raffle. Etong January na po, abat-abatan nyo lang mga kapengyo ang susunod nating raffle. At i-announce ko yan, kaya i-ring nyo na ang bell ng aking YouTube channel. Anyway mga kapengyo, maraming salamat at kita-kita lang tayo sa susunod kong reaction videos. I just wanna...